Magandang araw sa inyo mga kasabong. Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis, ano? So, medyo matagal-tagal tayo bago nakapag-upload ulit ng videos dahil nga medyo busy tayo dito sa farm sa pagpapagawa ng farm natin dahil harvest season na. Medyo maganda ang production ng Logis Farm. So, inaasikaso muna natin as well as yung conditioning camp natin sa Batangas. So, anyway, we will discuss today a very important topic na ni-raise ng isa nating subscriber and follower. So, ang topic na ito is all about loss recovery strategy or loss recovery management. So, kung meron tayong strategy sa paglalaro, ang tinatawag natin na hit and run strategy, kung paano manalo, meron din dapat tayong loss management strategy or loss recovery program or loss recovery strategy. So, ano ang loss recovery strategy natin? Ano nga ba ang loss recovery strategy? So, ang loss recovery strategy is the strategy kung paano mo ma-recover ang losses mo for that particular time. So, ang ginagawa ko, para sa akin, ano, yung ginagawa ko nung kasagsaga ng laro ko, how to recover my losses is hindi ko siya hinahabol ng isahan. Halimbawa, nagkaroon ako ng 2 days na loss streak, 3 days na loss streak. Ang ginagawa ko, yung total ng pera yun, halimbawa, sabihin natin yung 100,000, 100,000. So, ang ginagawa ko, nare-recover ko siya paunti-unti. So, kumbaga, kung sabihin natin 100,000, hindi ko naisipin na ganun kalaki. Ang target ko is, magre-recover ako ng 10,000, 20,000 a day. So, in 3 to 5 days time, recover ko na naman siya. Now, madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit? Kasi unang-una, maraming factors na nagdi-determine kung paano mo mairaraos ang loss recovery strategy mo. Unang-una, pag nag-init ka, pag napikon ka sa mga sultada, kahit anong sipat mo hindi gumagana, bara-bara ang laro mo. Tataya ka ng paubos. Wala ka ng control. So, ibig sabihin, natatalo ka na nga, susuong ka pa ng una ang ulo, banat ka ng banat ng taya, that's the time na talagang mauubos ka. At pag naubos ka, your behavior will determine your success dito sa pag-recover ng loss mo. So, what is that kind of behavior? So, nandiyan na yung may takot ka ng tumaya. Kumbaga, as much as possible, your brain is bringing you to the safety zone. Na parang halos ang gusto mong tayaan, yung nakadapa ng manok para sigurado akong mananalo. Pero yung manok na alam mong pinipili mo na magaganda sana, maayos ang sipat mo, hindi mo na tinataya kasi sobrang takot ka, nagiging over-analytic ang brain mo. Na hindi mo na siya matayaan. Sa sobrang takot mo ng matalo ulit, ang nangyayari, bumabalik ka sa pagkakataon na talo ka pa rin. In the end, talo ka pa rin. Kasi nga, sobrang over-analytic na ang brain mo. Kumbaga, kung anong nakikita ng mata mo, bukod sa pinaprocess ng brain mo, it will look for reasons behind. Hindi kung anong nakikita mo. Kasi dito sa sipat kilatis, kailangan, kung anong nakikita ng mata mo, doon ka na mag-stick. Huwag ka na yung sobrang analytic dahil matatalo ka lang. Kasi nga, hindi mo naman alam ang galing ng manok. Ang alam lang natin dito, ang fundamentals natin, kung sino ang gising, kung sino ang sharp, kung sino magulang, kung sino magandang postura, kung sino ang medyo magandang katawan, siya ang possible na mamalo. Kung sino ang medyo may katawan sa banggaan, siya ang lalamang. So yun lang. Kumbaga, aside dun sa mga factors na mga nakikita mo, wala na tayo, hindi na natin mauhulaan kung anong mangyayari behind. Kasi wala nang physical factors eh. Kumbaga, na-override na ng brain mong physical factors. So, para hindi ka maapektuhan ng ganun, kailangan nakafocus ka lang sa kung anong nakikita ng mata mo. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong hahabulin ang talo ng isahan. Kasi mauubos ka talaga dyan.
So hindi mo pwedeng habulin ang talo mo ng isahan. Ang kailangan is i-recover mo siya paunti-unti. O, isang araw, itong target ko, 10,000, oy, na-recover ko na. Next day, ganito naman. Next day, ganito naman. And then, pag natalo ka, kung ano nakaset aside mo na puhunan for that day, yun lang. Yun lang. So, you have to make sure na may progress ka sa pag-recover. You have to make sure na may progress ka sa pag-recover. Kasi kung natatalo ka pa rin, nauubos pa rin ng recovery mo, ibig sabihin nun, nandun ka sa point na gigil-nagigil ka tumaya. Nandun ka sa point na gigil-nagigil ka tumaya. Kasi, minsan, actually, nangyayari ang losing streak dahil sumisipat ka nang wala sa lugar. Sumisipat ka nang wala ka sa wisyo. Sumisipat ka nang maraming distractions. Sumisipat ka nang pilit. Pag sumipat ka nang sharp na sharp ka, galing ka sa tulog and everything, relax na relax ka, talaga makikita mo ang mga smallest details eh. There is no way na pwede kang matalo ng sunod-sunod. Kasi nga nakikita mo siya eh. Na-analyze mo siya. Kasi pag hindi ka sharp, sabi ko nga sa inyo, dalawa lang naman ang kalaban ng larong ito, impatience and greed. So pag hindi ka sharp, naglaro ko naglalaro, natatalo ka, papasok na yung impatience. So hindi mo na nga nakikita smallest details, mawawalan ka pa ng pasensya, tataya-tataya ka, talagang mauubos ka. Talagang mauubos ka. So kumbaga, my advice is, sa inyong loss recovery program, at marami na rin naman tayong story na nakapag-recover ng losses dito sa Team Logis, so marami silang talo noon, pumasok sila sa team natin, nakapag-recover ng losses. So, by the strategy ng paglalaro ng paunti-unting recovery. Paunti-unting recovery. No matter how small, no matter how small, as long as you are recovering, that is a good sign. That is a good sign. Kasi, kumbaga, kung aggressive ka, kung malaki kang manalo, siguradong malaki ka rin matalo. Kaya, kumbaga, the next time around, you can implement our strategy ng hit and run strategy. Set a certain target, pag na-hit mo, out na. Pag na-hit mo, out na. So, that's the only way to win this game. Otherwise, kasama ka rin sa karamihan na nag-umpisa ng super lakas, naiwanan ng walang-wala. Nakabaon, nakapangutang, nakabenta ang mga ariere, nakabenta ang mga sasakyan. So, sayang. Kumbaga, ang goal natin dito is we have to outsmart this game, not the other way around. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga gustong matuto ng fundamentals ng sipat kilates ng logis pati disiplina, mag-PM lang kayo sa pages natin, sa mga agents natin and masaya sa community natin guys. Tuturuan namin kayo ng libre for 7 days. So meron na tayong mga 20,000 players, meron tayong 200 plus na mga group chats, meron tayong 87 plus na agents. So kumbaga, they will help you understand the basics of this game and hopefully recover or win in this game. So yun lang guys. Thank you very much. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.